Ang mga minamahal at tayo lahat, ito mayroon tayo magbigal ang salita at ang ilinus, ito po dadalhin sa atin ating beloved preacher Joey Mancera. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Sak, maulit. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, narito po kami buong puso, nagpapasalamat sa tagumpay na iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pakikinig na iyong banal na salita, bago po ang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Langisan mo yung banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga hadlang, demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. First of all, the highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dear Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. We will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family dito po sa bansang Pilipinas, maging sa lahat po sa abroad, isang mapagpalang hapon po to the beloved family. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, maging sa buong mundo, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, destruction cometh. Yan po ang totoong nagaganap. Atin pong basahin from the book of Ezekiel chapter 7 verse 25. Isabay na rin po magkasunod ay Isaiah chapter 1 verse 28. The book of the prophet Ezekiel chapter 7 verse 25. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. The book of the prophet Isaiah chapter 1 verse 28. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. Dito po sa aklat Ezekiel, kabanatang 7:25. Kagibaan ay dumarating at sila'y magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Isaiah 1:28. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalansang at ng mga makasalanan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Amen. Amen. Praise the Lord. Kagibaan ay dumarating at sila'y nagsisihanap ng kapayapaan, wala doon. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalangsang at mga makasalanan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Mga minamahal, biglaan ang mga pangyayari kung saan nagkaroon ng festival sa lugar ng Israel. Ang sasaya nila eh. Hindi nila sukat akalain, mga minmal. Makita naman po yung festival nila. Ibig sabihin, wala sa kabanalan. Hindi nila sukat akalain. Darating yung tinatawag na kapahamakan. Sa biglaan, biglang nagtuloy po ito ng isang gyera sa mga rebelde at sa mga Israel, Israelites, mga minamahal ko. Kaya nga, nakakalungkot man. Samantalang tayo dito sa ating Talipaw Sulu Peace Mission Anniversary, mga may mal, talagang revival
palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Huli, purihin ang ating dakilang Diyos. Maging ating matagumpay na JMYC Olympics. Talagang ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang mga kabataan ay talagang revive sila, mga minamahal ko, na talagang ang pag-ibig ng Diyos ay suma sa atin. Ibig sabihin, sa atin ay kaligtasan, sa kanila ay ang kapahamakan. Sabi ng banal na kasulatan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Makita niyo po, lugar pa lang nila, mga minamahal ko, dahil nga sa gyera, para bang impyerno na. Ngunit, dito po sa atin, ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan. Mundo pa lang, Pilipinas pa lang, at iba't ibang mga outreaches na nag-celebrate ng ating 23rd Talipaw Sulo Peace Mission Anniversary. Mundo pa lang, para ka nang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. From the book of Psalms, chapter 37, verse 39. Atin pong basahin. The book of Psalms, chapter 37, verse 39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Ang mga awit 38, versikulo 39. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Amen. Praise the Lord. Wala kang dapat katakutan, mga minamahal ko, pag ikayo na pabilang bilang tunay na Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung ano ang pastor, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung matapang ang ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor, the beloved children, tayo rin po matapang. May mga anxiety na ngayon. Dito hindi. Mga matatag na Kristiyano, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nananalangin na magligtas pa na maraming kaluluwa. Mga mga libo-libo ang namamatay hanggang kasalukuyan. Ngunit sinabi po ng banal na kasulatan, ang kaligtasan, yung mga matuwid. Dito sa Jesus Miracle Crusade, napapakinggan natin ang mga buhay na patotoo. Ikaw mismo, binago ng Diyos. Ibig sabihin, ang tinatahak natin yung matuwid na daan patungo sa buhay na wala hanggan. Siya ang ating kuta. Siya ang ating kaligtasan sa kapanahunan ng kabagabagan. Kaya wala tayong takot, mga payapang-payapa tayo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, si Karaya, kabanatang 8, talatang 7 at 8, ako na po ang magbasa. Ang sabi to, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kanluran. At aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung bansa na perlas ng silanganan. May pangako ang Diyos, mga minamahal ko. Bayan na lupain ng silanganan. Totoo po na nagaganap sa atin ang mga dakilang himala. Maging ang mga armas, hindi nagtatagumpay. Napatunayan natin yan na sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay sa may mga sakit, nagsisigaling. Napalaya yung mga nasa kulungan sa magitan ng Ebanghelyo. Nagbago ang kanilang buhay, nagbago ang kanilang pananaw. Mga minamahal ko, hindi na barilang dali. Biblia na. Lahat magsabing, praise the Lord. Magiging aking bayan at magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. Ito po ang buhay natin. Kaya nga, maraming naghahanap ng kapayapaan, mga minamahal ko. Ngunit pag wala ka sa buong-buong katotohanan, sa magitan ng pita ng laman, layaw sa bundong kinalalagyan natin, pansamantalang layaw, doon nila inilalaan ng kanilang buhay.
Pagkatapos noon, pag nasa alanganin na, dumating ang sudden destruction, tumatawag din sa Diyos. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Yun lamang sumusunod, gumaganap ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang maliligtas. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo po ngayon ang wise na mga Kristiyano. Bakit? Merong pastor na nagturo sa atin ng karunungan upang tayo'y maging matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi sa magitan ng kulungan, hindi sa magitan rehabilitation, ngunit sa magitan ng salita, may kapangyarihan na ganap sa bawat mananampalataya, mga minamahal ko. Nakakalungkot man, ngunit mga minamahal, maraming tao, kung ano-ano mga negotiation, peace negotiation, nakailang paulit-ulit, history repeat itself. Ngunit dito sa bansang Pilipinas, pag sinabing peace, yan ay daladala ng propeta ng Diyos. Totoong may kapayapaan, mga minamahal ko. Totoong may kalayaan. Yan ay naranasan natin, mga minamahal, sa buhay natin. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, walang ibang kapayapaan kundi nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of John, chapter 16, verse 33, atin pong basahin. The Gospel according to St. John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 16, Talatang 33. Ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkatunay ka palang Kristiyano, matapat ka at mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, meron kang kapayapaan. Lahat magsabing praise the Lord. Na dumating mga kapighatian, mga minamahal, hindi po ordinary ang nagaganap. Sunod-sunod ang mga earthquake. Sunod-sunod ang mga kalamidad, mga minamahal ko. Isa sa magiging problema, yung economic recession na naman, tataas na naman ang mga gasolina, lahat tataas, mga minamahal ko. Ngunit sinasabi po ng banal na kasulatan, laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ibig sabihin, sundan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na itinuro sa atin, wala nang ibang paraan kundi tumaas ang antas ng iyong pananampalataya sa huling panahon na ito upang magkaroon ka ng tunay na kapayapaan. Lahat magsabing praise the Lord. Bakit tayo may kapayapaan? Hindi tayo takot mamatay. For me, to live is Christ and to die is gain. Kung bawihan ka ng buhay, mamaya o bukas, nandun ka na, hindi mo naabutan yung World War III. Mga minamahal ko, may nakaamba pa na panibagong mga virus, papatay at kikitil na marami pang tao. We're on the last days. This is survival of the fittest, mga minamahal ko. Ngunit, tinuruan po tayo sa buong mundo. Tayo, na Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, tumatag tayo, ang kaaway ng Diyos mismo ay talunan. Dati tayong alipin ni Satanas, pero ngayon, talunan si Satanas. Suko siya sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa tinuro ng ating dearly beloved pastor, patuloy na magpuri, manalangin, mag-ayuno, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung papaano si David, napagtagumpayan niya, naibuwal niya. Si Goliath, mga isang Palestino, ganun din tayo. We are the modern Israelites in these last days. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagaganap. Mga minamahal, saksi ka, saksi ako. Na totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon.
and we will never deny our dearest Jesus. We will fight this faith hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Bawal po sa Kristiyano ang duwag. Pag dumating na ang karamdaman, kalimutan mo ang ospital. Pag dumating ang mga problema, maging dito sa ating church, mga minamahal ko, matuto tayo magkaisa, magpatawaran. Yung mga samaan ng loob, aalisin natin yan. Kailangan tayo mag-move on sa isang pagkilos. Ito'y pagkilos upang tayong lahat ay magtagumpay. Gamitin ikaw at ako sa misyon na ito, misyong kapayapaan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumating man ang kapigatian, kailangan daw malakas ang loob mo. Hindi ka natatakot. Ang sabi po ng banal na kasulatan, John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. We are soul winners in the last days, mga minamahal ko. Kailangan po ng kaligtasan ng marami pang tao. Di ba pag may mga sakuna, may mga rescuer? Tayo rin po, rescuer ng mga kaluluwa. Dahil kahabag-habag ang maraming tao ay tatapot sa impyerno. Libo-libo ngayon ang namamatay, mga minamahal ko. Nakaatang yan sa balikat ng bawat mananampalataya. Ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, if you love me, carry my cross every day. Yan po ang misyon ng bawat isa. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong makatakot. Fear thou not, dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakaisa. Nandyan ang pagtatagumpay. Ituon natin ang pansin. Ituon natin ang ating mga sarili sa kaligtasan na pinag-uusapan, for salvation is the greatest matter of importance. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos sa ating Talipaw Soul of Peace Mission Anniversary 23rd. Yung isang tent po doon, na nandun po ang group ng mga volunteers soul winning group. Mga minamahal ko, alam niyo po ba sa isang tent kung sino yung mga nandun na mga nakaupo? 50 katao na mga baguhan. Nakita ko ang pag-ibig. Bating minamahal ang mga kapatiran, nagtulog-tulog para sa pagkain. May kapatiran, pinahiram ang kanilang mga sasakyan. May kasama pang gasolina upang sunduin ang mga puga, mga minamahal. Hindi lang doon sa Rojas Boulevard, maging ilan sa mga ospital, mga minamahal ko. At sabi ko, kailangan natin magkaisa. Masaya sila, mga minamahal ko, lahat ng mga nandun na nakaisa, mga volunteers. Salamat sa ating dakilang Diyos. 50 na kaluluwa yung mga nandun na bautismoan sa pagalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing kagalakan, mga minamahal ko. Dahil ang kapayapaan na ibinigay sa atin, mananatili ito, siyang ibinabahagi natin sa marami pang tao. Kaya sa panahon natin ngayon, we are on spiritual battle. Hindi po natin alam kung ano pang susunod. Pwedeng World War III. Baka minamahal ko, are we ready? Haharapin natin ito, mga minamahal ko. May inuutos ang ating dakilang Diyos. Inuutosan kita, sabi ng ating mahal na Panginoon. From the book of Joshua, chapter 1, verse 9. The book of Joshua, chapter 1, verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Joshua, kapitulo 1, versikulo 9. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, di man lupaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasayo sa angkaman pumaroon.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mapanood nyo yung mga news sa CNN, para mga quitis, mga minamahal ko, libo-libo na ang mga pinapakawalang mga armas. Yan po ang project ni Satanas. To kill and to destroy. Ngunit napatunayan po natin dito. Ang daladalang armas ng ating dearly beloved pastor ay ang salita ng Diyos. Inutusan siya sa mission na yan. Hindi siya umatras, mga minamahal ko, bagkos nagtagumpay, mga minamahal ko. Ikaw din na Kristiyano, ikaw na mananampalataya. Ang sabi ng ating pinakamamalabay noon, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Pangako yan ng Diyos. Subok na po yan sa bawat mananampalataya. Minsan nga yung mga kapatiran medyo nag-aalinlangan eh. Nalalamig eh. May biglang hold upan. Naalala nila ang ating mahal na pastor sa pangangaral. Pagkatapos magsisi manalangin, sa pangalan ni Jesus, tinutok na yung baril. Pagkalabit, ayaw pumutok eh. Lahat magsabing praise the Lord. Nag-iisip yung ano, sira pala yung baril nila pag sa Jesus Miracle Crusade. Yan ay subok na natin, mga minamahal ko. Narinig natin yan ng mga buhay na patotoo na tayo'y iniingatan ng ating pinakamamalabay noon. Tapat siya at the right moment. Biglaan yun, pero sumasayo saan ka man pumaroon. So, wala tayong katatakutan. Isa lang ang dapat nating katakutan. Ang Diyos na tumawag sa atin. Ang Diyos na nagpatawad sa atin. Kaya ka inuutosan tayo eh. Bawal po ang duwag sa huling panahon ngayon. Harapin natin ang katotohanan na ikaw at ako, ang mission na ito, mga minamahal ko, ay pagpapatuloy natin dito sa ating kinalaglan sa buong mundo. We are fighting the wiles of the devil. Ngunit, malakas, makapangyarihan ang Diyos. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang malulupaypay, mga minamahal ko. Ang nais lang, lagi tayong on fire sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya pag dumating yung destruction, ito po ay bahagi at yugto ng bawat mananampalataya. May experience po natin yan. Darating at darating yan. Maraming preparasyon ang ginagawa ang government. Maging earthquake drill. Sa South Korea ka, nagkaroon din ng war. Yung kung paano mag-drill pagdating ng yera. Mga minamahal ko. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, makita mo, mga kapatiran, bakit dumadalo? Nais nila na ang faith nila ay talagang mapagsanayan dahil ito na lang ang natitirang pag-asa upang ikaw ay maging matatag. Yung pananampalataya mo ay tumaas ng tumaas. Sabi ng ating dearly beloved pastor, makukuha mo yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag a-absent. Pag mataas ang iyong pananampalataya, you are safe and you are saved. Lahat magsabing praise the Lord. Huwag magulumihan ang ating puso sa huling panahon. Hindi po tayo taga rito. Meron ang inihanda ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mansyon sa langit. Ito'y pangako niya. Bago siya umakyat, nung siya'y mabuhay na maguli, ito po'y ipinangako niya. John 14, chapter 1 up to 3. Atin pong basahin. Amen. Gospel, John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you,
I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 14, 1-3. Huwag maglumihanan ninyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang pinakakaantay natin. Yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, meron na siyang inihanda sa atin doon sa mga matatapat na anak, mga minamahal ko, ang langit, ang mansyon, na kung doon wala pong kagutom, wala nang pagkauhaw, we will be with the Lord forever and ever. Wala nang kapighatian, walang gera doon. Doon, kapayapaan ay suma sa atin magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na ihanda na. Anytime from now, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw mismo ang makakasagot sa tanong na ito. Are you ready now to face our dearest Jesus? Lagi nating isipin, mamaya, anytime from now, babalik ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, meron kang preparasyon. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Pagka naganap na ang mga bagay na nakikita natin, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, itaas mo ang iyong noo. Tumingala ka sa langit dahil ang kaligtasan ay nariyan na. Kagibaan ay dumarating at sila'y nagsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalangsang at mga makasalanan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon sa ikanalangkuta sa panahon ng kabagabagan. Why worry in these last days? Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, serving the Lord, you have nothing to lose but everything to gain. Hallelujah! Hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit na umabot na sukdulan, ngayon mga minamahal ko, hindi pa yan. Yung malalakas pa mga armas at gagamitin, papaano na lang pag biglang umatake ang mga komunista maging sa bansa natin? Are you ready? Mga minamahal ko, ngunit matagal nang dinikri ng ating dearly beloved pastor, communism will fall. Mga minamahal ko, ibig sabihin, ang kaaway ay hindi magtatagumpay. Dahil kung ang Diyos ay suma sa atin, sino ang laban sa atin? Wala. Lahat ng gawa ng tiyablong si Satanas dito sa ating ministeryo, matagal na silang nalipol. Takot sila pag pinag-uusapan ang mga matatapat na taga-Jesus, Miracle Crusade, dahil pag-rebuke sa pangalan ni Jesus, demons cast out in the name of our dearest Jesus, talaga pong napapalayas. Sa relisyon, hindi. Lalong nag-aalburuto ang mga kampun ng kaaway. Kaya, patayan kaliwat kanan. Pero dito po, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Sigurado ang kaligtasan. Manatili ka lamang. Huwag kang bibitaw. Gamitin tayo sa huling panahon na ito. Dahil wala tayong ibang pag-asa kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya lamang in Christ alone.
Kaya patuloy nating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng nananatili, mapalad po ang bawat isa. Sa lahat ng mga nanlalamig, huwag ka na malamig, kapatid. Sa lahat ng mga tumatalikod, nakakatakot ng bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, magpakatatag tayo sa huling panahon. Ang langit ay para sa mga banal. Tayo pong lahat ay umawit habang